Amen. Kumusta po kayo? Pa-audio check naman po. Okay po yung audio? Okay, pass. Okay po. Ah, okay. Nako, isa po kagalakan na kayo po ay makitang muli. Ano po? Ayoko na po umiyak. Kanina pa po ako iyak ng iyak. Sa praise and worship pa lamang po. Ako po ay na-bless na ng ating Panginoon. Ano po talaga, hindi ko po alam paano po ipaliwanag yung kagalakan po ng aking puso. Ano po, na kayo po ay muling makita. Sa kahit hindi po personal, pero ano po, basta po, isa pong masayang araw ito para sa akin at para sa aking pamilya. Na yung aking pong unang pamilya diyan po sa Saudi ay muli kong makasama. Nakaka-amaze din po si Brother Darwin, ano po, tunay po na sa kanya pong opening prayer pa lang ang Panginoon po ay nangusap na po sa akin, ano. Sexy pa rin po si Brother Darwin, ano po, pero makikita po natin yung pong kanyang kalooban ngayon po ay ibang-iba po doon sa Brother Darwin na nakita ko po noon. At tunay po yung ating pong church ay generational, ano po, si Diane po, no. First time ko po siyang makita, no, na mag-song lead at tunay po na yung mga bata noon, ngayon po sila po ay mga malalaki na at patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. Ganun din si Hannah, no, kung niyo pong nakikita siya sa kanilang simbahan. Yung mga bata po natin noon, no, ay mga tunay na ginagamit po ng ating Panginoon. Tunay na ang ating pong church ay isa pong church ng generation through their generation. Kaya yung mga anak po natin ay tunay po na isang pagpapala. Amen po. Hindi po matatapos yung ating kumustahan. Ano po, alam ko po, lalo ako, napakarami ko pong kwento sa inyo. No? Habang ako po ay nag-prepare, ang sabi po ng Panginoon, may ini-impress po sa akin ng Panginoon, ikwento ko yung kwento nung mga nakaraang buwan. Sa kapatid po na Sister Delia, part of this message is for you. Ano po? Talagang alam, ang galing po ng Panginoon kung paano niya po ini-impress yung po mga bagay na gusto po nating maibahagi sa ating pong kapwa. Ang ating pong text sa umaga o gabing ito ay matatagpuan po sa Proverbs 19 verse 21. Kung kayo po ay may Biblia, ito po ay maaari niyong buksan. Proverbs 19 verse 21. Pahayag 19, kapitulo 21. Kung inyo po makita, ito po ay babasahin ko. Many plans are in man's mind, but it is the Lord's purpose for him will stand or will be carried out. Amen. Ang Diyos po ang magpala sa kanya pong banal na salita. Saglit po nating ipagkatiwala sa Panginoon. Tayo po yung muko at tayo po yung manalangin. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, tunay po na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyong banal na pangalan. Tunay na buhay, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa muli naming pagkita, bagamat ito po ay isa lamang pong virtual, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ang makita, masilayan lang po, Panginoon, ang pangalan at mukha ng bawat isa, Panginoon, na isa na pong biyaya, Panginoon. Salamat po sa aking pamilya na muli ko silang makita, Panginoon. At salamat po sa pagkakataon na inyong binigay upang ako po ay magbahagi po ng inyong salita sa aking mga kapatid. Dalangin namin ng iyong pagpapala, ang iyong paggabay. We pray for your anointing, Panginoon. Kayo po ang humarap sa aking mga kapatid. Itago niyo lamang po ako, Panginoon, sa inyong likuran. At tunay po, Panginoon, na buksan mo ang spiritual understanding po ng bawat isa upang bagamat sa isang simpleng mensahe, Panginoon, ay naroon po ang iyong pangako, naroon po yung mga binibigay mong pag-asa sa amin, Panginoon, kung paano kami ay mabubuhay ng naayon po sa iyong kalooban. Muli, binabalik namin sa iyo ang mataas na puri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kumusta po ang buhay ngayong COVID?
Ano po, alam ko po, tayo po, ang bawat isa ay may iba-iba pong istorya tungkol po sa COVID. Ano po, kami po ay maraming istorya at tunay po na sa kabila po ng mga istorya na yon, ang Panginoon po ay laging naririyan sa aming likod at patuloy pong pinapalakas po yung aming pong mga pananampalataya. Pero gusto ko po kayong ibalik taon pong 2014, sa buwan ng Marso, nung kami po ay nasa Pilipinas, kung saan po si Gab ay nakaranas po ng unang seizure na po. Yung seizure po na siya po ay nanigas ang buong katawan, tumirik ang mata, tumulo ang laway, nag-color blue ang kanyang buong ulo at katawan, at akala ko po siya na ay mawawala at kukunin na ang Panginoon. At siya po ay dinala namin sa emergency room. At paigsing ko lang po, siya po ay nakita po ng isang neurologist sa Dagupan. At marami pong mga tests ang ginawa sa kanya upang malaman po kung bakit po siya nagkaroon po ng seizure o ng convulsion, no? At alam po ito ni Pastor Ruel at naibahagi ko sa kanya ito at sa kila Pastora. At nung pong mga series po ng test, dumating po yung isang araw na pagkakataon na sinabi po nung doktor, wala ba kayong pagkakataon upang kayo ay makapunta sa ibang bansa? Sabi niya, kayo ay makapunta sa London o makapunta sa Amerika kung saan ang mga tests ay tunay na advanced, kasi dito nga we're so limited po doon po sa Pilipinas para po doon sa mga testing. Ano po? Actually, pumunta pa kami sa Baguio para doon po siya i-MRI upang, kasi po mas malinaw daw at mas moderno yung pong kanilang MRI sa Baguio. At kami nga po ay nakatapos sa mga test nito. Sa madaling salita, kami po ay nung sinabi po ng doktor kung meron kaming chance na pumunta sa Amerika, kami po ay nagtinginan lamang po ni Beth. Ano po? At alam po namin, yun na po yung hudyat ng Panginoon. Dahil noong mga oras po na yun, kami po ay nag-iisip pa kung kami po ay pupunta o hindi. Ngunit mga pagkakataon na yun, yun po ang naging hudyat namin upang kami po ay tumulak papunta po sa Amerika. At kami po ay umalis November. At wala pong gamot sa sigab na binigay. Kaya po yung seizure ay naulit po March po after 1 year. 2019 siya po ay nag-seizure uli doon po sa bahay ng aking ate kung saan nandun ang nanay ko at tatay ko. At siya nga po ay dinala muli namin sa emergency dito po sa Stockton, California. At siya po ay tinesting uli at sabi, kailangan siyang dalhin sa isang espesyalistang ospital. Kaya kailangan po siyang i-transport by ambulance. Kasi po may nakita pong hindi maganda doon sa kanyang puso. Nagkaroon po ng abnormal beat o cardiac arrhythmia yung kanyang puso. Kaya kailangan po siyang i-transfer doon sa kabilang bayan, sa Oakland. At siya po ay kailangan isakay sa ambulansya. Di ba po nakikita natin? Kapag sinasakay po sa 911, makita natin ambulansya, akala po natin libre, ano po. Yung po yung buong akala ko, ito ay libre, ano. Pero ito po pala ay may bayad, ano. Sabi ko nung una, sabi ko, siguro, pag mga $1,000 lang yung papunta sa ospital, eh, Lord, madali na yan, magagawa ng paraan. Nandiyan naman si mga kapatid ko. Bagamat kami po noong mga panahon na hindi pa, wala pa po kaming trabaho. Ano po? At nga po, siya po ay na-admit sa hospital. Dito po, pag kayo po ay titingnan po ng doktor, kailangan po may insurance, pero kami po ay walang insurance. Kami po ay nakipag-usap sa social worker, pero hindi po kami qualified para po sa libreng hospitalization. Kaya kailangan po may bayad. At patuloy yung pong pananalangin at siya po ay nakita ng doktor hanggang kinabukasan. At sabi po ng doktor, wala kaming dapat alalahanin ano po, dun sa bills o sa mga ano. Pero kailangan po siyang tingnan pa ng isang espesyalista sa puso. Huwag daw po kami mag-alala dahil ito po ay maaring malibre. Ano po? Kaya bitbit po namin yung pangako ng doktor. Ano po? Na sigab po ay malilibre. At siya nga po ay umuwi. Siya po ay binigyan ng gamot para sa 3 buwan.
Siya po ay nagtatake ng anti-convulsive medicine at binigyan po kami ng 3 buwan na libre na gamot. At siya nga po ay umuwi na at pagkaraan po ng 1 linggo sa aming pong pagkagulat. Ang una pong dumating ay yung bill po sa ambulansya. At ang yung bill po ng ambulansya, parang pumunta lang po kayo sa Ubhur o malayo pa po yung Ubhur to Jeddah. Ang aming pong bill ay namuntik na po akong mahimatay nung pong buksan ko. Ito po ay $7,900. Kaya po halos buhusan po ako ng malamig na tubig nung makita ko po ang bill na ito sa ambulansya. Sabi ko, Panginoon, saan ko kukunin ang pera na to? Pero patuloy pa rin po tayong kapit sa Panginoon. At pagkaraan po ng ilang araw, dumating naman po yung bill sa hospital. Isa pong 3,000 plus at isa pa rin pong 7,000. Kaya po sabi ko, sabi ng doktor, libre. Tapos ganun naman ang kinalabasan. Kaya po, talaga pong halos sa hindi po namin alam ang gagawin. At hindi naman, wala naman po kaming nakalaan na pera para sa mga ganun po na mga sitwasyon. Ngunit patuloy lang. Bill po ni God para po sa overnight ay $20,000. Ito po ay 1,000,000 sa pera po natin sa Pilipinas. Alam niyo po, naisip ko, umuwi na lang sa Pilipinas eh. Sabi ko, takbuhan na lang kaya ito na naglalaro po sa aking isip na yon, kasi yung 1,000,000 eh, bago ko kitain dito sa Amerika, ay matagal din na panahon. Ngunit sadya pong kay buti ng Panginoon, mabuti po ang isang asawa na patuloy na nananalig at nagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Hanggang lumipas po ang 3 buwan, naubos po yung gamot ni Gab para po sa seizure. At kung bibilin po ito ay $280. Pero ang problema po, hindi yung pera. Hindi po kayo makakabili ng ganong klaseng gamot o kahit na anong gamot without the prescription of the doctor. Ayun po. Eh nagtapos na po, na-discharge na kami sa hospital. At napakahirap po na kumuha po ng prescription pa lamang. Ano po. At after 2 days na hindi siya nakainom na gamot, si Gab po ay muling nag-seizure. Ano po. Sa tuwing nagsisisyo po si Gab, nasisiraan po ako ng loob, ano po, kami mag-asawa. Dahil pag nakita niyo po si Gab, talaga pong maawa po kayo dun sa bata. Siya po ay naninigas, nagbublu. Yun po yung ayokong makita, no? Isa man sa aking pamilya na ganun, lalo na si Gab. At sa paigsing ko po, si Gab po kakukulit sa doktor. Siya po ay nabigyan ng isa pang additional na libreng gamot doon po sa local pharmacy. At nakainom nga po siya ng additional na 1 gamot. At yung bill po, alam nyo, halos araw-araw po tinatawagan kami ng insurance. Tinatawagan kami ng hospital. Napakahirap po na tuwing tatawag, makikita niyo yung hospital, parang ayaw mo nang sagutin. Pero siyempre po, bilang mga Kristiyano, bilang patotoo, ito po ay ating sasagutin. Sabi, kailan kayo magbabayad? Paano niyo babayaran? Talagang tinotorete po kami ng mga sitwasyon na ganito. Pero Lord, Lord, panay Lord, panay Lord. Naalala ko yung sabi ni Pastor Ruel, ang gustong-gusto ng Panginoon, higit mo mararamdaman ang Panginoon kapag yung likod mo nakasandal na sa pader at wala kang pupuntahan, no? We're so helpless, no? Hindi ko naman pwedeng hingin sa kapatid ko, wala naman silang $20,000, no? Para ito ay bayaran. Ang sabi ng ate ko, relax ka lang. Sabi niya, mag-pray ka, manalangin ka. Pati yung father ko, ganun. Salamat sa pamilya, no? Kaya sa mga pagkakataon ito, yung pamilya, very essential sa atin. At kami nga po ay umuwi na sa Washington. Noong mga panahon po na yun, kami po ay nasa Stockton. At kami po ay umuwi sa Washington. At doon po kami nanatili muna. At
Tinatawagan pa rin po kami kahit nandun na po kami sa Washington. Nagpapadala pa rin po sila ng sulat sa amin, no? Na-trace kami, no? Doon nagpapadala pa rin sila ng sulat kung kailan kami magbabayad. Hanggang isang araw po, pina-check up ko po yung aking nanay at tatay sa ospital. Sa local clinic lang po ito. At nung aming palabas na po, may isa pong Pilipina na nasa front desk. Ang sabi niya, di ba may anak ka na ano, autistic? Sabi niya. Sabi ko, oo. Bakit hindi mo siya ano, kuhanan ng insurance, state insurance dito? No, sabi ko, oh, sige, itatry ko. Kaya nga, yun nga po, kami ay na-introduce doon sa social worker. At in-interview kami at sabi niya, okay, you are qualified para po sa isang state insurance para sa mga bata. During the interview, ano po, ang sabi po nung social worker, meron ba kayong bill sa hospital noong mga nakaraang tatlong buwan, March, April, May? Sabi niya. Ang laking kagalakan po, no? Talagang ano, nararamdaman niyo po talaga paano gumawa ang Panginoon. So, to make the story short, yung insurance po na yon, binayaran niya po yung $20,000 from the state insurance. Ano po? At binigyan pa po kami ng appointment sa isang napakalaking hospital doon po sa Washington. At nalibre po lahat. Ano po? Meron pa po humabol $340 yung pong doktor na nagkuha lang po ng blood pressure sa emergency room. Eh, nagcha-charge pa po ng $340. Gusto na nga po naming bayaran pero chinarge pa rin po namin sa insurance. Ano? Yung mga pagkakataon po na yun, sinabi ko po kay Beth, nung nasisiraan na po ako ng loob, sabi ko, bakit simula nung pinanganak si Gab sa Jeddah, no, labas-masok tayo sa hospital. Puro trials, puro hardships. Alam niyo po, sabi ni Beth sa akin, nakalimutan mo na ba? Ang sabi ng Lord, James 1:2. Sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various kinds of trials. Diba? It's a pure joy, ano? Nalalapit tayo sa Panginoon. No? Yung kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga paghihirap, dapat na doon yung joy ng ating Panginoon. Ano? Huwag tayo masisiraan ng loob. At yun nga po, si Gab ay gumaling at siya po ay under medication pa rin at kami nga po ay tumulak na dito sa New Jersey muna po doon sa aking kaibigan noong November 2019. No? Mga saya-saya po. Ano? Magaling si Gab na wala na po kaming utang. Lahat po ay binayaran ng Panginoon, kaya purihin ang Panginoon. Sobra-sobra po yung aming pagpupuri. At eto na naman po yung isang yugto sa aming buhay nung kami po ay tumulak na dito po para sa aming hanap buhay. At sabi ko po dun sa aking best friend, kasi 30 years na po kami hindi nakita. Gusto ko lang makita kahit ilang araw lang bago kami humanap ng apartment ano, na aming matitirang sarili. Sabi niya, hindi, dito ka na magstay. At yung 2 weeks po na plano namin na kami ay magkakasama, maabot po ng 9 na buwan. Dahil hindi naman po pala kayo basta makakaupa ng bahay dito na may pera ka, uupa ka, hindi po. No? Napakarami pong requirements. Kaya po hindi po kami kaagad nakaalis ano po, dito po sa New Jersey. At kami nga po ay nagstay. Pero March po, kami ay after ilan po, 4 months po kami po ay tumulak na sa New York. Kami po ay naghanap na ng apartment. At kami nga po ay nakakita. After 1 week, magsimula na po si Beth sa kanyang trabaho sa school. Siya po ay na ipasok po ng kanyang employer sa isa pong school, government school. Dito po, 2 blocks po, walking distance dito po sa aming nakuhang bahay. At ang saya-saya po, no, tunay po na makakapagsimula na po kami muli ng aming pong buhay, ano? Mula sa pag-exit sa Jeddah, ito po muli ang bagong yugto po na aming buhay, ang paghahanap buhay at paglilingkod po sa Panginoon. At nung pagpasok niya po March 15, hindi ko po makakalimutan,
Siya po ay naka-uniforme at naglakad papasok, ang saya-saya, kumakanta. At after ilang oras, siya po ay bumalik. At malungkot at umiyak at sabi niya, nakausap niya ang administrator ng school na ang eskwelahan po ay magsasarado dahil po sa COVID. Ano po? Ayan lang po, isang pagsubok na naman po. Ano po? Walang trabaho. No? So sabi ko, di bali, ako, maghahanap ako ng trabaho. So ako po ay nakakita po ng trabaho. Ako po ay nag-training ng isang araw. Pumasok po ako after 1 week. On my second day po na employment, ang nung gabi po, no? Sabi ko, at least to, makabayad na kami ng bahay at iba pang mga utilities. At pagkain, sapat lang, ano? Minsan, at parang kulang pa nga. Pero alam namin, the Lord will provide. At alam niyo po, yung unang araw ng pasok ko, yung ikalawang araw, nung gabi na yon, tinawagan po ako at ang sabi po, sarado yung clinic dahil sa COVID. Na? Dahil ako po yung pinaka-latest sa clinic, ako po ay yung unang na forlo. At yun nga po, walang trabaho. Yun lang po, nanlumo na naman po kami, ano po, sa bagong yugto ng pagsubok po sa aming buhay. At yun po, dahil COVID, sarado po. Ang dami pong nagsara dito, ano? Hindi nyo ma-imagine, ano? Nasa pakalaking lugar, nagsarado halos lahat. At halos lahat walang trabaho. At nabalitaan nyo siguro na magulo dito dahil maraming tao ang walang trabaho. May COVID, walang makain ng tao. At kami po ay muling sinundo po ng aking kaibigan. At kami po ay binalik sa New Jersey. At doon po muli, kami po ay patuloy na nalangin. Sabi namin, Lord, alam po namin meron kayong purpose kung bakit kami narito. At nag-stay na naman po kami ng another 3 months. At September po, itong September, nakaraang September, August of September, very hopeful po kami, no? Na muli magbubukas po yung school ni Beth. At kami nga po ay bumalik na dito. Kung saan po kami kumuha ng pambayad doon mga nakaraang buwan, ang galing po ang Lord talaga, napaka ano po talaga ng Panginoon, napaka grace. Full of grace po talaga ang Panginoon. Nakaraos po kami doon sa pagbabayad ng bahay at ng utilities. At August, September, ito po, opening na po ng school. At kami po ay muli nang bumalik dito. At ayun na naman po. At on the night po na siya ay papasok, ang sabi po ng school sa kanya, we no longer, sa email po, we no longer need your services as a physical therapist. Sarado po for good yun pong hospital dahil wala na po silang budget para po i-operate yung school. Kaya ano po, talagang drug na drug po, no? Talagang spiritual battle po talaga yung nangyari po sa amin. Talagang napaka dami po ng pagsubok, pero isa lang po yung pong nanatili po sa aming puso. Na yung pangako ng Panginoon, ni minsan, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. We never beg for food. We never beg or borrowed money. The Lord provided for everything. No? Minsan, hindi ka maniwala, may dumadating na lang po sa amin na pagkain, may nag-aabot sa amin sa bangko ng pera. Minsan hindi namin alam kung paano po kami na-sustain ng Lord. Imagine po, yung last na pagkain namin, dumating po yung aming kaibigan. Hindi po namin ka-close na kaibigan. Kaibigan lang po nung best friend ko, no? Dumating po dito at may dala-dala po napakaraming pagkain. That's unimaginable po, no? Hindi mako-contain ng isip nyo paano gumawa ang Panginoon, no? Sa mga pagkakataon po tinatanong ko ang Lord, Lord, paano kami, no? Alam niyo, naglalakad kami, nakasalubong kami ng usa. Deer. Naglalakad po kami, no? Sa neighborhood po ito, no? Nakakita kami ng deer sa harapan namin, no? Tatlong deer. No, noong una hindi namin maisip kung bakit Ang dami namin nakikita, mga ibon, mga hayop, ang dami, talagang wala sa gubat, nasa city kami, no?
Pero yung mensahe ng Panginoon, ano, kung si Elijah, no, na lingkod ko, hindi ko pinabayaan. Eh, no? Kayo na mga lingkod ko, hindi ko rin kayo papabayaan. That's the message of the Lord. Kulang na lang nadalang kami ng Panginoon ng pagkain sa pamamagitan ng uwak. Pero marami siyang ginamit upang isustain niya yung aming mga pangangailangan. Kaya, we are so grateful sa Panginoon. Kaya po sa mga oras po ng mga pagsubok, ano, ano lang po, it's human nature na tayo po ay masiraan ng loob. It's human nature na tayo po ay lumuha sa Panginoon. Pero huwag po natin kakalimutan na ang Panginoon po ay daming nandyan at hindi niya po tayo papabayaan. Ang takot po ay nagkukos po ng discouragement. We are discouraged because of fear. Pag tayo po ay iyak ng iyak and we feel so helpless, bumabagsak po yung ating self-esteem. Nawawala po yung minsan yung ating pagkatao, no? Kung sino talaga tayo sa Panginoon. Yung faith po, minsan ina-utter po natin that we have faith. Pero yung faith po kasi it's not emotion. Hindi po ito emotion. It is a choice. Faith is a choice. You have to take the risk. You have to have faith. Yun yung risk eh, ng faith eh. And you have, dapat po hakbangan natin because faith, alam po natin, sa James 2:17 sabi niya, faith without works is dead. Ano po? Hindi po magbubunga yung kaiyak natin, ano? Iyak ka sa Panginoon, pero the Lord will give us wisdom and He will give us a way. No? Huwag lang po nating pangunahan. Isang lesson po natutuhan ko. Kapag may mga pagsubok po, huwag po nating pangungunahan ng Panginoon. No? Gagawa na po tayo ng paraan. Hayaan po natin gumawa ang Panginoon. Hayaan natin siyang malayang kumilos sa ating buhay. No? Pero siyempre po, hindi mananatiling ganon na hahayaan na natin ang Panginoon ang kumilos. Kaya niyang gawin yon. Pero higit po natin, i-take po natin yung risk, yung leap of faith. Hakbangan po natin yung ating pananampalataya. Kasi po, faith open up doors for miracles. Faith open up doors for miracles. And yung mga miracles po na yon ay nasubukan po namin, no, sa biyaya ng ating Panginoon. Yan po. Yan pa lang po yan. Hindi ko pa po message yun. Naku po, baka magutom po kayo. Ha? Ngayon po, doon po sa mga pagkakataon na ganun, tinanong ko po ang Panginoon yung mga nasubukan naming problema sa aming buhay. Hindi ko po kinwestiyon ng Panginoon kasi alam naman po natin na sino ba tayo para questionin natin ang ating Panginoon. Ano? Nang nag-ano lang po ako, a very humble question. Sabi ko pong nanay, I'm humbled, Panginoon, by your presence. Alam ko na yung tanong na ito, parang I just want to go back to basics. Sabi ko, Panginoon, ano ba yung gusto mo na para sa akin? Of course, alam ko na yung gusto ng Panginoon. Pero I'm just asking the Lord. Kasi ang daming minsan mga question noon nung nagka-problema. Alam niyo po ba na merong dalawang bagay na intention ng Panginoon? Alam niyo po ba may dalawang bagay ang nasa isip ng Panginoon kung bakit niya tayo nilikha? Sabi ko, Lord, why did you create me kung ano yung only to suffer or only to be depressed or being down. Ganun. Alam nyo, there are two personal reasons why God created man. Number one po is relationship and vocation. Yan po yung dalawang bagay na nasa isip po ng ating Panginoon kung bakit niya tayo nilikha. Yung pong relationship, yung to po sa, sabi po sa Webster, it is a state of being connected. Relasyon. Pagkakaibigan, relasyon mo sa kapwa, ganun po, ano? Relasyon mo sa Diyos. At yung vocation po, yun po yung calling. Yung ating mga pastor, sila po ay mayroong vocation.
yung calling nila sa paglilingkod. Yung pagiging pare, no, yung priesthood po ay isa rin pong vocation, no, para po doon sa ating mga kapatid po na Katoliko, ano po. Yung ating po mga profession, there also are vocation, ano po. At yun po yung reason, ano, yung God's personal reason, that is God's original intent for us, and that is God's purpose for us, and all of those will prevail, no? Yun po yung ang kalooban ng ating Panginoon sa atin, ang relationship and vocation. Pero kung i-elaborate po natin yung relationship and vocation, gusto ko pong hatiin ito sa tatlong bahagi, ano po. Yung una po, God's plan for His pleasure, or this is what we call worship. Ano po, God created us for worship. God's plan for His own pleasure is for us to worship the Lord. That is number one. Letter A, God formed men for Himself. It is found in Isaiah 43 verse 1. Ang sabi po sa Isaiah, "The people whom I form for myself will make known my praise." Kaya po yung tao na nilikha niya, no? Finorm niya, ang sabi niya, no? Para sa kanyang sarili. Para maihayag ang kapurihan ng ating Panginoon. Number two, letter B, we are God's possession. 1 Peter 2:9, "But we are chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of the darkness into the marvelous light." Yan po. Yan po. Thank you po sa PowerPoint. Yan po. Makikita po natin dyan sa verse na yan, na tayo po, we are His people. People for God's own possession. Kaya po, nilikha tayo ng tao. Letter C, we are God's true worshiper. John 4:23. Kung pwede niyo pong paki-flash. "But the time is coming and is already here when a true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such people to be its worshiper." So ginawa tayo ng Panginoon, ano? Bilang isang true worshiper, na i-worship natin yung ating Father in spirit and in truth. Yun po yung number one, we are created for worship. Number two, we are created for fellowship. Letter A, we are God's body called fellowship. Yun po yung ating ating pong fellowship po, yung pakikipag-niig po natin, ano, sa isa't isa. Yun po yung fellowship in person, in spirit, in the Word of God, yun po yung ating fellowship. 1 Corinthians 1:9, "God is faithful, and through Him we are called into fellowship, into His Son, Jesus Christ, our Lord." Tayo pong mga mananampalataya, tayo po ay tinawag na po, no? Para po tayo ay makapagniig po sa isa't isa. Letter B, we are a body of God devoted to one another. Romans 12:10, "Be devoted to one another with brotherly affection, give preference to one another in honor." Yun po, ano? Bilang magkakapatid, we share our lives together. Ano? Like Sister Delia, like sharing her totality, ano? Yung pong inner secret niya, no? Sineshare niya to everybody, you know? Kasi magkakapatid tayo, we share our lives, ano? We are accountable for each other. Accountability is invited. Yung ginagawa niyo po, no? Yung nagbibigay kayo ng pagkain, nagbibigay kayo ng ayuda, ano po, salamat po, no? Sa maging kami napakalayo, kami po ay nabihiyaan ng ayuda ng JLGMO 12. At
We are so grateful. Alam niyo po, yung ayuda na yon, hindi ko po makakalimutan yun. No? Yung araw po na yon, ang pera ko lang po sa wallet ko, $2. Yung $2 po na yon, bagamat libre po kami dun sa kaibigan ko sa pagkain and everything, po, $2. Pero may mga personal needs po kami. Wala na pong kaming, noong mga time po na kailangan namin ng vitamins, wala na po talaga, zero. Ano? At yung ayuda na yon talagang very timely po talaga na talagang na-sustain po talaga, no, yung aming pong pangangailangan. Kaya salamat po sa mga pamunuan sa ating church, sa ating pastor at pastora, doon po sa ayudang aming pong natanggap. Tunay po na ramdam na ramdam po namin talaga yung inyong pagmamahal sa amin po. Yung pong, patuloy ko lang po, yung ating pong turingan bilang magkakapatid, ano po, yung brother and sister, sisterly affection, ano po, yung kapatid, huwag kang mag-alala, I got your back, no? Nandito lang ako, hindi ka nag-iisa. Ako, laking bagay po na yun, ano? Yung, don't worry, pagpipray kita, no? Ang ano po noon, yung mga time po na nasa sitwasyon ka na mag-isa ka, umiiyak ka, tapos maririnig mo sa iyong kapatid na, Brad, ano, nandito kami, pinagpipray ka namin. Isa pong ano yun, napakalaking boost po sa ating pananampalataya na magkaroon po tayo ng spiritual family. Ano? Yun pong, we encourage one another. At yung pangatlo po, created to become Christ-like. O ito po yung discipleship. So yung una po is worship. Pangalawa po is fellowship. Yung pangatlo po ay discipleship. Yung po yung mga bakit po tayo, no? Yung personal reason po ng ating Lord kung bakit po tayo nilikha niya. At dito po ako magwawakas sa number 3, discipleship. Yung ibig sa ang isa pong disciple ay dapat po sumusunod, the one that follows and abide. Ano po, sa John 8:31, Jesus was saying to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciples. To abide means kailangan magstay ka, no? Magstay, you remain, you continue, you dwell, you be present, and you live with it. Ano po? Yung pagiging disciple. Loyalty mo, no? Sa outreach 12. Kasi yun yung tinuturing mo na spiritual family. No? Hindi yung konting kibot. May plano ka nang umalis. Ano? Hindi ganun yung pagiging disciple po. Nag-a-abide tayo sa panuntunan ng ating spiritual family, tayo ay nag-stay and we remain till the end. Ano? Kami nga po ang tawagan namin dito noon sa church namin dito, Dugong Jedsa. No? Dugong Jedsa 12 po. No? Yun po yung nanalalakay sa amin pong dugo. Letter B, a disciple must follow the teaching of Christ. Matthew 10:24, a disciple is not above his teacher, nor is a bond servant above his master. Dapat po, we consider ourselves, no, bilang mga estudyante, we're not above our teacher. Hindi po natin pangungunahan yung ating Panginoon at yung ating pong spiritual family. Hindi po natin pangungunahan, ano, yung ating pong mga leaders ng church, yung ating mga elders. Una-una yung ating pastor, yung ating pong pastora, no? Sila po yung ating mga mentors, ano? At estudyante tayo. We are student of Christ. We follow the teaching of the spiritual family, yung teaching po ng ating church. At upang makita that Christ lives in us, we are his disciple. Dapat po teachable tayo, no? At dapat po day by day, ano, time by time, second by second, we surrender to the Lordship of Christ. Dapat daw po lahat ng pagkakataon sa ating buhay,
lagi nating nasa isip, lagi nasa buka na ating bibig na nararamdaman natin ang Panginoong Jesus. Maaaring sabihin nyo, ang hirap naman nun. Ano po? It's like an ano lang po na ang Panginoon po dapat sa lahat po ng ating gagawin, no? Kasama natin ang Diyos bilang kanyang disciple. Kasi we were created like that, no? We were created to be a worshiper, to be in fellowship, and to be as a disciple. Ano po? Kaya dapat po, hindi po nawawaglit, no, sa atin po, yung lordship po ng ating Panginoon. At yung panghuli po, letter C, a disciple that love others. John 13, 34 and 35, love one another just as I love you. So, you are to love one another. By this, everyone will know that you are my disciple if you love and are selfishly concerned for one another. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang unselfish love, alam po natin lahat, ano, paulit-ulit na po na si Christ namatay po para po sa ating mga kasalanan. Yung paano po tayo minahal, ano, ng ating Panginoon? Yung agape love. Ano po yung agape love na pinakita ng ating Panginoon? It is sacrificially, righteously, passionately seeking the welfare of others. At ganun din po tayo dapat magmahal. Kung paano po tayo minahal ni Kristo, ganun din po dapat nating mahalin ang ating kapwa. Yung pong a decision for us to become Christ-like. That is the meaning of discipleship. Yun po yung significance natin bilang mga Kristiyano, no? And that is our purpose, no? Kung bakit po tayo nabubuhay. Yun po yung sagot ng ang Panginoon sa aking tanong, no? Panginoon, ano po ba yung purpose ng aking buhay? Yung purpose po ng ating buhay ay yung po yung summary po ng Ten Commandments, ano po? Love God, love people. Kasi nga po, tayo ay nilikha. Yun po yung disenyo ng ating Panginoon. Without the purpose in life, life is an experiment. Ano po? And mostly, most of the time, if we experiment, it leads to failure. Kaya wag na po tayong mag-experiment. Ano po? Let us continue to encourage one another. In the absence of our purpose in life, yung time natin, wala pong kahubuluhan yan. There's no meaning in our time has no meaning. At yung energy natin, it has no reason bakit we have that energy if we don't have the purpose in life. No? Kaya wala rin significance yung ating buhay if we don't have the purpose in our lives. Ano? Mari, nabubuhay ka lang. You exist. But there are people without purpose. Ano? Minsan nakikita lang ng mga tao, yung purpose nila sa buhay is to raise the family, send your children to a good school, pakiinin na yung pamilya, makatulong sa pamilya, and that is enough purpose for you. Well, ano po yun? That is very superficial. Tayo po bilang mga Kristiyano, meron po tayong significance, ano? Meron tayong value, meron tayong self-worth. And yung self-worth po natin, yun po yung we are worshiper. We have the fellowship and we are the disciple of Christ, you know. At I hope this will be a challenge for everybody na maring marami po sa atin nakakita na po yung purpose nila sa buhay nila, you know po. Na minsan po when we are bombarded with so many trials, ano po, nawawala po yung reason natin why we exist. If you are significant, essential tayo, no? Essential tayo sa family natin. To our spiritual family and to our ano din, biological family as well. Ano po? Yung mga time na dumadating yung maraming pagsubok, katulad po yung
naranasan po ng marami sa atin, Brad Kenny, Sister Delia, no? Yung mga nasa Pilipinas, Brad Benji, na kasalukuyang pong nakaratay po, no, sa sakit. Nakakalungkot pong isipin, ano, na magkaroon tayo ng iba-ibang landas, ano. Nagkahiwa-hiwalay po tayo siguro physically. Isa po nakakalungkot na bagay na yung may mga mangyayari pong ganito, ano. Pero huwag po natin kalimutan lagi yung purpose. We are family, ano po. We exist for one another. Hindi lang po tayo nag-exist dahil sa ating mga trabaho. Ano lang yan, blessing lang ng Lord kasi nasa mundo tayo eh. Nasa earth tayo. Pero higit sa lahat, ano yung purpose natin? Ano? Kaya madalas, our lives are very chaotic. Ano? Masyadong magulo minsan yung journey natin sa ating buhay. Ang daming pagsubok, konting pagsubok. We tend to blame others. Or hindi na natin alam ang gagawin, gawin nating essential. Ano? Ito po yung dinanas namin. Ito po yung naging guide namin na gusto po naming ibahagi sa inyo na kung paano po kami kinalinga ng Panginoon, kung paano po ginamit ang Judges sa 12 upang kami ay kalingain dahil doon sa purpose, no? Na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya yun po, naway maging pagpapala po ang maigsi at simpleng mensaheng ito. Sa simpleng mensaheng ito, maging gabay po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamuhay. At very significant po ang ating buhay at tayo po, meron po tayong value. Alamin lang po natin yung ating value, kung ano po yung value natin bilang isa pong mananampalataya at bilang disipulo po ang ating Panginoon. Salamat po. At tayo po ay saglit na manalangin. Tayo po ay yumuko at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyong banal na pangalan. Panginoon, salamat po, Panginoon. Nilahan nyo with the purpose, Panginoon, to be your true worshiper, O God, to fellowship with you and with our brethren, and to be your disciple as we live our life, Panginoon. Yun po dun sa konsepto, Panginoon, na we want to be a Christ-like, Panginoon. Gusto naming makita ang kinikilos sa nilalabas po namin bibig, Panginoon. Ang bawat iniisip namin, Panginoon, ay nais po namin na ito po ay naaayon po, Panginoon. Doon po sa inyong kagustuhan at doon po naaayon po doon po sa inyong panuntunan, Panginoon, bilang mananampalataya, Panginoon. Ang salamat po sa inyong hamon, Panginoon, na yung gawin po namin yung buhay namin na maging significant po namin, Panginoon, maging significant po, maging essential part po kami, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon, to love you and to love our neighbors as we love ourselves, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming kalingain, Panginoon. Pagamat may pagkakataon na kami po ay bumibigay, Panginoon, yung gamustasa namin pananampalataya, minsan lumiliit pa, Panginoon, sa tindi po ng nararanasan namin, Panginoon. Pero we always go back, Panginoon, doon sa pangako na hindi mo kami pababayaan, kalilimutan. At higit po doon, Panginoon, dahil kami ay yung anak at alam namin na hahawakan ang iyong pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, na kayo ay laging nariyan. Dagdagan niyo po, Panginoon, yung aming pong faith, Panginoon. Huwag niyo po kami lalampasan, Panginoon, sa tuwing kayo po ay daraan, Panginoon. Mga kapatid namin,
na dumadanas po ng kumok. Mga pagsubok, physical, financial, Panginoon. Dalangin namin na kalingain niyo po sila. Si Brother Benji, Lord. Si RJ, si Gab. Makapit lang kami sa inyo, Panginoon, dahil wala naman po kami. Alam po namin, lahat po ng bagay ay nangyayari po nang naayon po sa inyong kalooban dahil kami po ay inyong anak. We are created because we are your worshipper, O God. We fellowship with you, Panginoon, and we are your disciples. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo kami atan, basbasan. Patuloy niyo kami palaguin, Panginoon, sa pananampalataya. Dalangin po namin ang aming mga pastors, Pastor Ruel, Pastor Olive, mga namumuno po sa church, ang mga elders po namin, Panginoon, na inyo pong patuloy na ginagamit. Bless niyo po sila mightily, Panginoon. Patuloy niyo pong pag-alabin sa kanila, Panginoon, pong pagmamahal sa kapwa, Panginoon, pagmamahal sa mga kapatiran, pagmamahal sa mga lost souls, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang dakilang Diyos, Panginoon, ang pinakapangyarihan sa lahat, ang may-ari ng langit at lupa, Panginoon. Maraming salamat, ibinabalik po namin sa inyo mataas na puri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus, pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen.